Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi ko talaga alam kung paano ko babanatan tong animal na ito. Biro lang ha! Tulpo, walang personalan, trabaho lang. Binanata mo kami, babanatan ka namin ngayon. Ito kasing si Rapi Tulpo. Ha? Ikaw Rapi Tulpo ha? Namimiyasa ka na ha? Nung kapon, may paulit-ulit na nagsabi, may video daw na lumabas itong si Rapi Tulpo. Hinanap ko. Wala akong makita. Yung pala, dinilit ata sa kanyang channel. O malamang dinilit or hindi ko lang talaga mahanap. Pero wala na sa kanyang channel. Buti na lang, meron ako nakita sa ibang mga channel. Sabihin sa ibang mga nag-upload. Okay? Ano ba kasi ang sinabi at controversial nitong si Rapi Tulpo? Ganiri kasi yan. Makinig kayo na mabuti ha. Siya ho kasi ay nag-guest sa ASAP. Alam mo naman yung ASAP, di ba? Yun yung noon, hindi naman noon time show. Sunday noon time show ng ABS-CBN. Tapos, habang kakwentuhan niya yung isa, bigla ho siyang nag-komento tungkol sa nangyari doon sa ASAP na kanyang guesting. Yun ang konteksto nun, ha? So, ito po yung video na yon. Sana hindi ipabura sa atin ng YouTube. Oh, panoorin natin, ha? Ito, sabay-sabay tatong banatan to. Walang personalan, Rapi Tulpo. Ginusto mo yan, eh. Naghamong ka. Kami ngayon na makakabangga mo, hindi si Pangulong Duterte. Okay? Natin to. 12 o'clock po, napapanood yan palagi. Every Sunday. Dahil po doon sa inyong binigay ng diwala. Hindi naman po kayo napahiya at hindi ako nagkalat. Hindi daw siya nagkalat doon sa guesting niya sa ASAP. Hindi ka kamali, idol. Ganda ng puwis mo. Ha? Hindi, idol. Ang sabi kata nga ng puwis mo eh. Sabi pa nung iba, teka mo, nagmamadali ka, umalis ka. May nag-comment na excited ka na daw mag-idol in action, idol, kaya lumabas ka agad. Sa totoo lang, kasi may prante doon. Opo. Eh, paglilingon ako doon kay Miss Asia, baka mamaya makalimutan ko yung video ko. Okay. Siyempre, minemorize ko na yon. Kaya lang, baka makalimutan ko yung linya. Kaya hindi ko matingin, di diretso. So, pinag-uusapan nila dito, yung guesting ha, yung guesting niya sa ASAP. Ah, ganun. Pagtitingin mo ako kay Miss Nina, baka... Baka mawala ka sa problem. Oo. Pagkatapos, dumating pa isang big time si Caribanejano. Pressure nga. Puro big time dandito. Feeling ko na starstruck lang siya kaya niya nasabi sa mga to. Alam mo yun, na out of emotion. Kaya tayo, small time naman tayo. Pagdating sa entertainment, walang-wala. So, nandun na asalo-alo. Kaya sabi ko, alis na ako dito. alis na ako. Sabi, oy, sandali lang. Si Sir Gary V pa, sir, ang umabol sa'yo. Kaya nawala na, sandali, hindi pa tapos. Oh, di ba? So, anyway, that was a very good experience na I will never forget for the rest of my life. I will cherish that experience. Thank you so much. Thank you. Thank you po sa bumubo po ng ASAP natin to. At thank you rin po dun sa mga friends at mga subscribers na nag-message sa akin at nagpadala ng congratulatory messages. Thank you po. Thank you sa lahat. Mabuhay din mga Pilipino. Thank you. At may dagdag ko. Yan na. Ito na yung komento niya. Dagdag daw niya. Kunti lang. Apo. Siyempre. Walang nagsasalita sa kanya doon. Tahimik. Tara, nakikita ko lungkot. Dati rati, nag-guess na ako sa ABS-CBN umpa. Malungkot daw yung ambience sa ABS-CBN. Maraming tao masaya, pero doon malulungkot sila. Hindi ako naniniwala doon. Nakasama doon sa kalungkot ko, kung kayo'y nalulungkot, huwag kayo malungkot dahil... 7, 8. Yan na lang. Yan. Binilang niya yung buwan ng remaining ni Pangulong Duterte. Ayaw man niyang banggitin kung ano itong binilang niya. Pero ang sinasabi niya dito is 8, 9 to 10 months na lang si Pangulong Duterte. At ang sinasabi niya dito, ang kanyang pinapahiwatig ay nawala ang ABS-CBN, hindi nabigyan ng franchise dahil kay Pangulong Duterte at sa kamera. Okay? Pwede natin sabihin 9, 10. 10 months. Oh. Kasi 10,000 kasi nawalang trabaho. Nawalan.
Oh, so inirelay niya yon, 10 months na lang daw ang remaining ni Pangulong Duterte, tapos 10,000 daw kasi yung nawala ng trabaho sa ABS-CBN. Bakit mawawala ng trabaho? Eh, meron pa namang online. Hindi! Pareho pa rin naman eh. Hindi, ako, naiinis lang ako. Masyado yung 10,000. O siguro may nawalan. Meron mga... Pero napakadami naman ata ng 10,000. Eh, yung nga sinasabi nga nila, di ba? Ilan lang naman yung empleyado nila. Oh, at saka sa akin naman, si Rafi, hindi naman si Pangulong Duterte ang hindi nagbigay ng franchise. It was the lower house o yung kamara. At hindi dahil sa ayaw lang nila magbigay. They discovered so many violations na nakumit ng ABS. Nakumita, hindi lang o ito kinukumit pa. Ito'y nakumit na. Na-discovery ho yan ng kamara. Sa katunayan, after nung hearing o after nung pagdinig doon sa kanilang franchise, sinamarize pa yan. Inisa-isa pa yan nila Marcoleta. Ibig sabihin, napakaraming violation ang nagawa ng ABS-CBN. Sa katunayan, may pending pa nga. Ano yung pending na yon? Yung title ng kanilang lupa na supposedly maliit lang pero sobrang laki na ngayon. Diba? Ang dami pa yung pending na hindi nasagot. Kasi nga, naging iba na issue since hindi na yung franchise, hindi na naibigay. Ngayon, anong pakialam namin ho doon sa sinasabi mo, di umano ha, na 10,000. E kung sabihin natin may isang kumpanya ng punong-puno ng violation. Oh, hindi na natin isasara yon dahil sa marami silang empleyado. Hindi ho kasalanan ng mga congressman yun. Hindi kasalanan yun ng presidente. Dapat sisihin ninyo yung namumuno dyan sa ABS-CBN at sana inayos na nila yan noon pa. Diba? Even if, remember this ha, wag kang makinig ka sa akin, Rafi. Ewan ko kung nanonood ka nung hearing eh. Ha? Aileen, salamat po. At true. Naalala mo noon, meron pa mga mismong taga ABS-CBN na mga reporter. Ano sinabi nila? Hindi sila nabigyan ng mga benefits. Kulang-kulang. Api sila. Mga dating empleyado ito. At ito nga eh, sa totoo lang nga eh, sinasabi ko nga siya, hindi ko nalang papangalanan eh. Meron pang ang tumawag sa akin, isang batikang broadcaster, idol ko to. Pinakikinggan ko to. Ito, walang biro ito. Hindi ito si Taberna, okay? Hindi ito si Dos Por Dos. Itong tao na ito, sobrang pinakikinggan ko ito dahil veterano na ho ito pagdating ko sa radyo. Tumawag nga yan sa akin eh. Nasa ibang stasyon na siya. Sabi niya nga sa akin, nakikinig nga daw siya minsan dito at gusto daw niya yung banat ko. At saka, tinanong ko sa kanya, Boss, pasensya na kung medyo binanatang ko ng todo-todo yung stasyon niya. Ang sagot nga sa akin eh, alam mo, sa totoo lang, talaga naman may problema. Oh. Diba? Alam naman niya ng mga taga ABS-CBN na may problema sa kanilang management. Tapos ang dating ngayon, kasalanan ni Duterte at bibilangan mo siya. Ikaw kaya bilangan ko. Ha? Bilangin ko kung ilan yung... Ay, may alam ako sa'yo pero di ko sasabihin. Wag na. Gusto mo bilangin ko yon? Ang dami ko nang namit eh. Hindi. Baho ba kanyo? Hindi, ang akin lang eh. Huwag tayong magpakalmalinis. At, naku. Banat ba, ipigilan mo sarili mo. Ganat, sandali, mag-iisip muna ako bago ko. Kasi may mga alam ako eh. Sir Rapi. Ako po si Banat Bay. Manager po ng Mocha Girls. Hanggang doon na lang. Trabaho. O pwedeng baka sabihin ni Lord, sige, 10 months. Okay na ulit. Di ba? O, yung 10 months, baka sabihin nila okay na ulit. Ibig sabihin, yung mga nasa administrasyon ngayon. Iba ang karakas mo, Sir Rafi. Ito lang masasabi ko sa iba ang karakas mo.
bakit ka tumatawa? Wala, idol. Masaya ako sa 10 months na yan. Okay, 10 months. Mm-hmm. Diba? Alam mo, so kumbaga, magbabanggaan yung 16 million versus 42 million subscribers. Oh, magbabanggaan daw yung 16 million. Alam naman natin, pag sinabi yung 16 million, yan yung ano, yan yung bumoto kay Pangulong Duterte. At 42 million subscribers. Nagtataka iba, bakit 42 million? Ha? Bakit 42 million? Eh, hindi naman 42 million. Ang sinasabi ko kasi ni Sir Rapi, yung total subscriber ng iba't ibang channel niya at saka mga pages. Okay? Ito problema ko dyan. Oh, makinig ka, Sir Rapi, ha? Explain ko sa'yo. Ipaliwanag ko, ha? Parang nahawak ka na ata kay Lenny Robredo pagdating sa mathematics, eh. Kasi pinagsama-sama niya iba't ibang subscriber ng channel at saka nung kanyang page. Sir Rapi, makinig ka ng mabuti. Huwag mong pagsama-samahin. Kasi posible na yung subscriber o kaya yung followers mo sa Facebook o di kaya sa kung meron ka man Instagram o meron ka man TikTok, huwag mo siyang i-plus tapos ipa-plus mo yung subscriber mo sa YouTube. Kasi magiging redundant yun. Pwede kasi yung followers mo sa Facebook, eh, siya rin yung nag-subscribe sa YouTube. So, bibilangin mo siya ng dalawa. Hindi pa pwede. Ah, ayan, no, sinabi ni sa YouTube daw niya 22 million, yung Facebook 18. Kaya parang ang dating is 42. Mathematics ni Lenny Robredo yan, boss Rapi. Malay mo, yung 18 mo sa Facebook, eh, nag-subscribe din sa'yo sa YouTube. So, hindi mo pa pwedeng i-add yun. Doon pa lang, sablay na sir eh. Sabi ko naman sa inyo eh. Alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo, Sir Rapi, ha. Alam mo, hanga ako sa serbisyo mo sa taong bayan kahit minsan pakialam meron ka na sa mga mag-aasawa. Pero hanga pa rin ako doon, okay? Kasi kahit pa paano, alam nyo, pinanunood ko naman to si Sir Rapi. Ma'am, si Jen, maraming salamat ha. Pinanunood ko naman to si Sir Rapi. Talaga naman marami naman siyang natutulungan. Given yon, marami din natutulungan siyang mga pamilya na nag-aaway-aaway. At sa katunayan nga, ang lagi niyang ginagawa, eh pinagbabati niya yung mag-aasawa, di ba? Ako natutuwa ako doon. Dapat talaga yon. Maraming salamat doon, Sir Rapi. Pero Sir Rapi, para ho atang pumunta dito yung ano nyo, ha? Yung subscriber ninyo. Para ho atang yumabang ho kayo ng kapiraso. Kapiraso lang naman. Sir, huwag niyong kakalimutan. Ito si Rafi, ha, huwag niyong kakalimutan. Naalala ko doon si sinabi mo doon sa interview mo kay Karen Davila. Ang ganda-ganda ng interview mo kay Karen Davila. Kung papaano ka nagsimula, RVN TVN, maraming salamat. Yung papaano mo inayos ang buhay mo, kung papaano umangat ka, yung budget mo lang noon. Sana sir, huwag mong kalimutan kung saan ka nang galing. Huwag kang masyadong mayabang. Sa ngayon kasi, yan o ang dating eh. Napakayabang at pinagmamalaki mo yung 42 million mo na mali naman ang computation. Huwag sanang ganon sir. Hindi yung maganda kasi ang lahat ho ng masyadong mataas ang lipad pag bumagsak yan, bali ang kamay, paa. Hindi, yun lang naman ho sa akin. Sir Rapi, idol na idol kita. Ito walang biro. Idol ko yung kapatid mo, si Ben, at siyempre si yung isa mo pang kapatid. Idol ko din yun. Napaka, hindi yung matanda ha. Medyo iba ulir to. Si Ben at saka Simon, di ba? Napaka mga sobra magagaling ho yan, mga yan. Pero sir naman, wag nyo masyadong ipagyabang. Hindi ho maganda sir. Let the people do the pagyayabang, not you. Wag ho kayo. Ngayon, inahamon nyo pa ang datingan itong mga DDS. Sir, huwag nyo kakalimutan. Huwag nyo kakalimutan, sir. Para ho kayong walang utang na loob. Bakit to? Yung kapatid ninyo, sekretary dati. Naalala nyo yun, sir? Sekretary ho yung kapatid ninyo. As a matter of fact. Di ba ganyan sila mag-English? As a matter of fact. Ha? Sumabit nga, sir, yung kapatid ninyo, naalala ninyo. Ha? Sumabit ho kayo. Huwag niyong kakalimutan yun. Na anong ginawa? Na nagbigay ng malaking ad placement yung sekretaring kapatid ninyo doon kay sa programa, di ba?
ng inyong inyong pang kapatid. Oh, di ba? Ay, si Moon po yung matanda. Sorry, sorry. Si Erwin. Oh, stand corrected. Si Erwin and Ben. Hindi pala si Moon. Okay? Di ba naalala nyo, sumabit na yung kapatid ninyong babae? Ano nangyari? Nilaglag ba kayo ni Presidente? Hindi. Huwag mong kakalimutan yun, sir. Crystal B, maraming salamat. Bakit? Nalusutan nyo yun because legality-wise, pwede nyo nalusutan ninyo. Okay? Siguro magagaling yung abogado ninyo. Nalusutan. Okay, ako doon. Walang problema. O siguro, ang pagkarinig ko nga, okay, ang pagkarinig ko ha, it was an honest mistake. Ibig sabihin, sinabi nung kapatid yung secretary na hindi naman niya alam that the ad placement ay doon sa programa ng kapatid mo pa. O, na si Ben. Di ba? So anong ibig ko lang sabihin? Sir, kung tarantado lang ang Pangulo, sa kalagitnaan ng hearing na yon, nilaglag ho kayo? I don't think eh. Hindi ho kayo nilaglag eh. Natandaan ninyo yung binatikos din si Erwin Tulfo? Bakit? Minura niya yung ibang general? Yung isang general ata yun, nakalimutan ko ng pangalang general na yun? Ano? Di ba bigla siyang nawala pa sa, ano, sa himpapawid? Ibig sabihin, nawala siya sa radio ng, ano, ng gobyerno. Nawala siya eh. Bakit? Kasi binanatan siya ng mga pulis, ng mga sundalo. Oh. Antindi nun. Ngayon, asa na ho si Idol Erwin? Ibinalik ko ng gobyerno. Binalik sa kanya yung kanyang ginagawa. Sir, huwag nyo naman ho sanang kalimutan yun. Hindi ko nga sinasabing ipagtanggol ninyo ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Hindi yan ang sinasabi ko. Sakay naman kami sa iyo pagka binanatan mo yung mga nagkukulang sa gobyerno, si Duque, di ba? Magtampi pa tayo sa ivermectin. Oh. Di ba? Lahat eh, kung binanatan mo yung mga pangit sa gobyerno, okay ako doon. Kasi hindi naman ang ating intensyon. Banatan yung mga pangit sa loob ng gobyerno. Pero ito, makinig ka, Sir Rapi. Huwag mo naman hamunin ng 16 million na naglagay sa presidente namin na hindi na naglag sa grupo ninyo o sa magkakapatid sa inyo. Hindi kayo nilaglag, sir. Never! Nakarinig ba kayo ng batikos mula kay Pangulong Duterte at binanatang kayo? Na kahit yung deal na nangyari doon sa DOT eh medyo questionable sa Senado, hindi kayo nilaglag. Nung inaway ni Erwin si General Bautista ba yun? O yun, sinabi nito isa. Inaway ba kayo ni Presidente? Hindi. At alam nyo yan, sigurado ko. Mismo nga ang kapatid mo, ginawa pang ambassador eh. Diba? So, what am I saying? Defend the President? No! That's not what I'm saying, my man! What I'm saying is simple like this. Respect us naman. Huwag mo naman kaming hamunin na parang 16 million versus 42 million. Ang yabang yun naman, sir. Tandaan mo yung 42 million mo na doble-doble. Ang bilang yan. Hindi wala tiyang boboto, sir. Maniwala ka sa akin. Marami dyan di bumoboto. Bakit to? Bakit ko masasabi? Oh, tanungin ko kayo, sir. Ito na lang, simpleng logic, Mr. Rapi Tulpo. Ha? Sir, yung asawa ninyo, party list yan, di ba? AXIS. Si Erwin pa nga kasamang pumunta doon sa COMELEC noon. Nakita pa nga namin nila mo kanon eh. Na nag-file ng parang nominee ng AXIS. Pin-remote yung tatlo yan eh. Ha? Ikaw, Erwin, si Rapi at saka si Ben, di ba? Pin-remote nyo ng todo yan. Inaraw-araw nyo yan eh. Oh. Diba, ginamit nyo yung Tulpo kahit hindi naman na Tulpo ang first nominee. Second nominee lang eh. Ang first nominee niyan, yung nandun si Yap eh. Oh. Yung si Yap, kilala nyo yun, diba? Yung isang congressman na binanggit ni Pangulong Duterte na nakiki... Although, hindi niya sinasabing guilty ah. Hindi niya sinasabing guilty. Pero sinabi ni Pangulong Duterte na ito ay inimbestigahan ng PACC o ng Presidential Anti-Corruption Commission na pinangungunahan ni Greco Bellica. Oh, binanggit niya mismo yung number one na pinakapinuno ng AXIS. Oh, di ba? At the same time, sir, tinodo-promote niya yan. Oh,
Kung sinasabi ninyong 42 million ng subscriber ninyo, eh di sana 42 million ang bumoto sa party list nyo? O kahit man lang kalhati. O, sige na, let's be fair, kalhati. Umabot ba ng kalhati yung boto ng party list nyo?